All right, we are now live. Live na tayo, live na tayo. Magandang gabi sa inyong lahat. And welcome dito sa ating Usapang Asenso Weekly. So I hope you are all doing fine. And I hope na naghapunan na kayo. No, pwede naman kayo maghapunan habang nanonood. Okay, so yan. So before tayo magsimula, shout out na muna tayo kasi medyo late na din ako nagsimula, no. Late na ako na. Oh, late. Hindi medyo late na talaga. Okay, so shout out muna sa mga nandito na. Okay, shout out kay Aaron, isa to sa mga team leader ko si Aaron, kay Rudiel Allen, salamat Allen, sa Stars, kay Joshua, kay Jays, Elmer, kay Lala, Rachel, Cherry, kay Crisper, kay Richard, Elmer, Diana, Josephine, Jennifer, kay Melmarie, kay Melody, kay Rose May, pagpasensyon nyo na lang yung pronunciation ko, okay, kay Jenny, kay Aljon, Mary Grace, Jeremy, Angel, saan ako? Josephine, andito pa rin ako. Okay. Benchon, kay Clancy, at sa inyong lahat. And especially sa lahat ng aking mga students sa Team Genuine Academy, malaking shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagtitiwala nyo sa akin. Nakaya ko kayong turuan ng step by step kung paano nyo ma-achieve yung mga goals nyo sa pamamagitan ng pagninegosyo. So, walang katapusang pasasalamat sa mga Team Genuine student. Okay, so maraming salamat sa inyo. Kaya malaking shoutout sa inyong lahat. And kita-kits tayo sa June 25. Okay. And sa inyong lahat na nanonood, sa lahat ng mga sumusubaybay at patuloy na nanonood sa tawag dito sa ating mga ano, sa ating Usapang Asenso Weekly, maraming salamat sa inyo sa patuloy na nanonood at sumusuporta sa content na ginagawa natin, sa mga videos na ginagawa natin. Maraming salamat sa patuloy nyo na pagsuporta. And paulit-ulit ko itong sasabihin sa inyo every week. So, pinapractice ko na para ma-memorize ko na palagi kong sasabihin ito sa inyo every week na maraming salamat. Kasi baka kukunti lang or baka walang taong nakaka-appreciate sa inyo. So, at least isa na ako doon, no? At least ako. Ako, na-appreciate ko kayo. Kaya salamat sa patuloy nyo na pagsuporta sa mga content natin. Hindi ko to ginagawa para sa followers, hindi ko to ginagawa para sa akin, no, para sumikat ako or whatever. Kasi kahit hindi ko to gawin, okay na ako. Ay, maganda rin buhay ko. Pero ginagawa ko ito kasi gusto ko na makatulong sa iba, no. Gusto, ang vision ko is kahit isang tao man lang, ang goal ko, isang tao man lang is ma-inspire ko na tuparin niya yung mga pangarap niya, okay na ako doon. So, yun yung parang legacy na gusto kong iwan. So, simpleng content na ginagawa natin, simpleng videos na ginagawa ko is magagawa ko yon. So, yun yung reason kung bakit ko talaga ito ginagawa. At yun yung purpose. Yun yung purpose kung bakit ko siya ginagawa. And, para sa inyo, na ano, kasi na, every now and then nakaka-receive ako ng mga messages na sinasabi sa akin na someday, babawi daw sila sa akin. Someday, magpapasalamat sila sa akin dahil kapag successful na sila. Hindi nyo na kailangan gawin yon. Okay? Hindi nyo na kailangan gawin yon. Hindi nyo na ako kailangan i-acknowledge. Hindi nyo na ako kailangan pasalamatan or bigyan ng credit sa kung ano mang achievement yung makukuha nyo. Isa lang yung hiling ko para sa inyo. Kung gusto nyo talagang bumawi sa akin, isa lang yung hiling ko sa inyo, i-share nyo yung content, yung mga videos, i-share nyo. Yun lang. Wala na akong ibang hihilingin sa inyo. I-share nyo yung mga videos na ginagawa natin kasi hindi mo alam, malay mo, di ba, merong isang tao dyan or isang friend mo or family member mo na hindi mo alam na meron palang matinding pinagdadaanan, pero dahil sa pag-share mo ng video, napanood niya yung isa sa mga video natin at na-inspire siya, na-motivate siya at nag-desisyon siya na bumangon at lumaban ulit para sa pangarap niya. So, hindi natin alam, di ba? Baka ikaw, baka ganun yung nangyari sa'yo, nakita mo lang kung saan, may nag-share lang. Di ba? Minsan nga, baka hindi mo pakakilala kung sino yung nag-share nun. So, yun yung pinakamaganda na magagawa natin is to pay it forward, no? Ibalik natin sa iba. Huwag niyo na ibalik sa akin. Hindi niyo ako kailangan bawian ng kahit na ano. Hindi niyo ako kailangan bigyan ng kahit na ano. Hindi niyo ako kailangan bigyan ng credits. I-share niyo na lang. I-share niyo lang yung mga messages, yung videos na ginagawa natin. Okay? So, yun lang naman. And sa mga first time, comment kayo diyan. Sino dito yung mga first time umattend ng Usapang Asenso Weekly? Meron ba mga first time? Comment kayo dyan ng first time para doon sa mga first time umattend ng Usapang Asenso Weekly. So, sa mga first time na umattend nitong ating Usapang Asenso Weekly, sana makasama namin kayo every Friday. Ginagawa natin ito every Friday at 7 PM Philippines time. Okay? So, every Friday ginagawa natin yan. 7 PM Philippines time. Kung saan
Meron ako mga certain topics na dinidiscuss. Everything about success, everything about self-improvement, personal growth. Yung pinag-uusapan natin, every now and then, sumasagot ako sa mga questions, no, na binibigay sa akin ng ating social media team. So, shout out sa ating social media team na napakasisipag at napakagagaling, na sila yung reason kung bakit patuloy tayo nakakapag-create ng mga gatong content. Sila yung tumutulong sa akin. Hindi ko ito magagawa ng lahat ng ako lang mag-isa. So, shout out, malaking-malaking shout out sa kanila. Alright, so with that being said, magsimula na tayo sa ating topic for tonight kasi late na tayo. Ayoko nang patagalin pa. Meron ditong question na binigay sa akin ang ating social media team. And this question comes from Joy Lavador. So Joy Lavador, shout out sa iyo kung nanonood ka man, kung nasaan ka man ngayon. I hope you are doing well. So ito yung question niya. Ano po maganda? Mag-aral muna o magnegosyo muna? Mag-aral muna o magnegosyo muna tapos mag-aral na lang ulit kahit may edad na? So, magandang tanong. Sino sa inyo yung nagtatanong din ng ganun? Sino dito sa inyo yung mga estudyante? Sino dito sa inyo yung mga pumapasok pa sa school? Sino dito yung mga pumapasok pa sa school? Comment nga kayo dyan para at least may idea ako kung marami bang mga estudyante dito. Sino dito yung mga pumapasok sa ano? Sa school? Pumapasok sa school? Okay, ayun. Si Teresa, ayun. Yung iba kasi dito sa TikTok, di ko nababasa yung pangalan eh. Yung mga username, mahirap ano yun. Pronounce. Ayun, dito sa Facebook, ayun, madami. O, madami din pala. Si Melody, Jace, Clancy, si Jinwell, Angel, okay, Diana, si Rika, di ba? So, madami-dami. Madami-dami rin yung mga estudyante. Sino yung mga pumapasok ito sa school? Sino dito yung mga nag-aaral? Magkaiba yun. Merong mga estudyante na pumapasok lang, merong mga estudyante na nag-aaral. So, kidding aside. Okay, alam ko na yung mga estudyante. At least, may idea ko, no, kung gaano karami yung mga estudyante dito, yung mga nanonood. So, itong magiging sagot ko, possible na maraming magulang yung magalit sa akin. Pero wala akong intention na galitin sila. Para sa akin, this is the reality. And ito yung reason bakit ako naging successful at the age of 25. Na walang pinamana ng magulang, walang hiningi sa magulang, walang kayamanan na naitago na pinamana sa akin, walang ganun. Okay? Hindi nga nila ako sinuportahan nung simula eh. So, ito yung magiging sagot ko dito. And disclaimer ko lang ha, hindi ibig sabihin nito is ako yung tama. Kung sa tingin nyo ay mali yung sinasabi ko, di huwag nyong gawin. Wala naman akong pakialam eh. Sasagutin ko to kasi ako yung tinanong. So, akong sasagot nito. Sasagutin ko to based on my experience. Kasi naging estudyante din ako. Dropout ako. So, para at least doon sa mga hindi nakakilala pa sa akin, dropout ako twice. Kasi napakasipag ko mag-aaral eh. Sabi kasi ng magulang ko, tapusin ko daw yung pag-aaral ko. So, tinapos ko kaagad. Dalawang beses. So, kidding aside. No, nagbibiro ako ha. Nagbibiro ako. Dropout ako dalawang beses kasi hindi ko nakita yung sarili ko, hindi ko nakita yung pangarap ko na makukuha ko sa pamamagitan ng school. Okay, I have nothing against the school. I have something against the education system na hindi maganda yung education system natin. And hindi kasalanan niya ng mga teachers, no? Kasalanan niya ng kung sino man ang nag-create ng education system na yan. Yung mga teachers para sa akin, bayani ang mga yan. Kasi hindi ko ma-imagine kung gaano yung sakit ng ulo at stress na binibigay ng mga estudyante. Kasi kasama ako dun sa mga stress na yun dati. Diba? Naging lalo-lalo na nung high school ako. Pero nandyan pa din sila at nagtsitsagang magturo. So, yun. So, nag-dropout ako kasi hindi ko nakikita yung sarili ko. Hindi ko nakikita yung pangarap ko na makukuha ko through school. Kasi ang pangarap ko, yumaman. Okay? Yun ang pangarap ko, yumaman. Gusto kong yumaman. Kasi alam ko yung pakiramdam ng pagiging mahirap. Alam ko yung pakiramdam na hindi mo mabili yung mga bagay na gusto mong bilhin. Alam ko yung pakiramdam na nagiwala yung parents ko dahil doon. Isa sa mga reason, dahil sa pera. So, broken family kami. Lumaki ako na nag-abroad yung nanay ko kasi kailangan niya dahil iniwan kami ng tatay ko. And by the way, okay na sila. Okay naman na yung, ano ko, yung parents ko. Hiwalay sila pero okay na sila. Wala akong sama ng loob sa kanila. Wala akong galit sa kanila. Sinasabi ko lang to para at least may idea kayo kung saan ako nanggaling. Okay? Mahal ko parehas yung parents ko, no? Even though iniwan nga kami nung tatay ko nung bata pa kami, mahal ko sila parehas. Naintindihan ko naman na sila. And even though kahit naman magalit ako sa kanila, wala naman na magbabago eh. So, wala na ring reason kung bakit. And matagal ko na silang napatawad. So, ulitin ko, sinabi ko lang to para maintindihan niyo kung saan ako nanggaling. Galing ako sa broken family,
nanay ko nag-abroad, tatay ko bumalik sa Bicol. So kami lumaki kami na, kaming tatlong magkakapatid, panganay ako, lumaki kami sa lola ko. And hindi kami close ng lola ko dahil yung lola ko ano siya, yung disiplina ng old school. No, kung ano yung mahawakan, ay pasaway akong bata, kung ano yung mahawakan niya, yun yung ipapalo niya. Sino sa inyo yung naka-experience din ng ganun? Sino sa inyo yung may lola, lolo o magulang na ganun? Kung ano yung mahawakan nila, ihahambalos nila sa'yo, ihahampas nila sa'yo. So, yun yung childhood ko. And sobrang lungkot para sa akin nun. And sa totoo lang, yun yung isa sa pinakamalalim na reason kung bakit gusto ko maging successful na recently ko lang din na-discover. Dahil hindi naman, dati akala ko gusto kong yumaman kasi para mabili ko yung mga bagay na gusto ko. Yes, masarap yun kasi nagagawa ko na yun. Masarap yung mga yun, mabili mo yung mga bagay na gusto mo, blah, blah, blah. Pero ang pinakarason ko pala kung bakit gusto kong maging successful, recently na-realize ko is ayaw kong maranasan ng future family ko yung naranasan ko before. Nung bata pa ako, na broken family kami, na kinailangan mag-abroad ng nanay ko para lang masuportahan kami, na iniwan kami sa lola ko. Ayoko maranasan ng anak ko yun. Gusto ko andyan ako para sa kanya. At least 80% of the time. Hindi ko masasabing 100% of the time kasi negosyante ako. Marami ako responsibilidad. Pero at least 80% of the time, magawa ko yun. So lahat ng ginagawa ko pala ngayon is towards dun para ma-achieve ko yun. Hindi ko nakikita yun na magagawa ko siya through school. Ngayon, yung on the other side, kung meron kang pangarap na let's say gusto mo maging doktor, gusto mo maging architect, gusto mo maging engineer, kailangan mo talaga mag-school. Kung yun talaga yung pangarap mo, yun yung passion mo, gusto mo maging teacher. Kasi yun talaga yung passion mo, yun yung pangarap mo. Usually yung pangarap mo, nung lalo-lalo na nung bata ka pa, tapos pangarap mo pa rin hanggang ngayon, yun na yun eh. Diba? Yun na talaga yun. Ako nung bata pa ako, hindi ko talaga alam kung anong pangarap ko nun eh. No, naiisip ko, maging inventor. Diba? Anong course yun sa college? Diba? Engineer? Di ko alam. So, pangarap ko maging inventor hanggang sa nag-iiba-iba. Tapos naging pangarap ko din maging professional Dota player, 'di ba? Hindi ko maintindihan talaga yung pangarap ko eh, pero as far as I can remember, ang hindi nagbago, gusto kong yumaman. Gusto kong mabili yung mga bagay na gusto ko. Hindi ko lang siya dati ma-vocalize. Hindi ko lang masabi kasi feeling ko kapag sinabi mo yun masama, kasi nga 'di ba napapanood natin sa telenovela, masama ang mayaman. Diba? Mga mata pobre yung mayayaman, masama ugali niyan. So, hindi ko siya ma-vocalize kasi akala ko yung mga mayaman, ganun nga. Which is napakalaking kalokohan nun. No? Dami-dami kong kilalang mayaman. Kukunti lang sa kanila yung mata pobre. Meron mata pobre talaga, meron. Pero, kukunti lang sila. Most of the time, yung kilala ko, yung karamihan sa mga kilala kong mayaman, sila pa yung mababait, sila pa yung humble. Diba? Tapos kung sino pa yung mahirap, sila pa yung arrogante, sila pa yung mayabang. Napakalaking kalokohan nun eh. So, yung mga nakikita natin sa telenovela. So, hindi ko siya ma-vocalize. No, ang hirap sabihin yan sa parents ko na gusto kong yumaman, di ba? Kasi natatakot ako sa kung ano sasabihin nila sa akin. So, hindi ko nakita yon sa school. Kasi wala naman sa school na course, no, how to become rich 101. Meron ba? Kung meron, edi mag-enroll kayo doon. No, how to become rich 101. Wala namang ganun eh. Bachelor in science, major in becoming rich. Wala namang ganun. Major in becoming wealthy. Walang ganun. So, yun yung pangarap ko eh. So, hindi ko siya nakita sa school. Kaya, nag-drop ako and nag-decide ako na sa negosyo ko siya hanapin, sa mga mentors na nauna na, na naging successful na, magpaturo sa kanila. Hanggang sa dumating na ako sa point na to, 8 years later, almost 9 years later. So, yun yung side ko kung bakit ako nag-drop. Pero, ito yan. Okay, take note. Baka yung iba dito, especially sa inyong mga kabataan, ito na siguro yung sign. Di ba? Ito na yung sign. Na dapat mag-drop ako kasi sabi ni Carl Serrano eh, mag-drop. Wala akong sinabing mag-drop ka. Okay, wag mo ako idamay sa kalokohan mo ha. Wag mo ako idamay sa katamaran mo. Wala akong sinabing mag-drop ka. Kinikwento ko yung side ko kung bakit ako nag-drop. Kasi, merong ibang mga nagsasabi na mga nagmo-motivate, ganyan-ganyan, nagsasabi na, wag ka na daw mag-school. Hindi ka naman daw yayaman dyan. Hindi naman lahat ng tao gusto yumaman eh. Yun yung, dati, akala ko, tama sila. Pero later on, na-realize ko, napakalaking kalokohan. Hindi naman lahat ng tao gustong yumaman. Kaya nga, di ba, ano sinasabi ko kanina? Ang sinasabi ko kanina is kung yung passion mo talaga nasa school. Like, yun nga, engineer, gusto mo maging piloto, gusto mo maging chef, kapitan ng barko, na kailangan mong dumaan sa education system, sa school, college, para ma-achieve yun, yun talaga yung tatahakin mo. Kasi baka yun talaga yung nire-require dun sa pangarap mo na career na yun.
na kailangan graduate ka ng ganito. Hindi ko na kasi alam eh. Di ba? Wala akong masyadong update pagdating sa school. Pero kung katulad kita, na gusto mo lang talagang yumaman, gusto mo maging negosyante, gusto mo yumaman, hindi school yung path. Hindi lang school yung path. Merong ibang way. Ay, merong mas mabilis na way. Okay? So wala akong sinabi na drop ka na, no? Mag-drop ka na lang kasi hindi ka man yayaman diyan, kalokohan 'yon. Kasi hindi lahat ng tao gustong yumaman. Hindi lahat ng tao gustong yumaman. Merong mga tao na ewan ko, wala akong sa posisyon para husgahan sila kung bakit ayaw nilang yumaman. Eh di, kung gusto sila masaya, di doon sila. Walang basta ganang trip. Yeah? Ayoko na pinakikialaman ako sa gustuhan ko yumaman. Eh di, hindi rin ako makikialam sa iba na ayaw yumaman. Diba? So, tigilan nyo yung paniniwala at pakikinig sa mga ganun na tigil mo na yung school or tigil mo na yung trabaho, hindi ka naman yayaman dyan. Eh kung yun ang gusto mo, eh, kung masaya ka sa ginagawa mo, bakit mo ititigil? Diba? Napakalaking kalokohan nun. So, yun ha, at least naiintindihan yung dalawang side. Hindi ako magbibigay ng dapat o hindi mo dapat gawin. Magbibigay lang ako sa iyo ng options at ikaw yung mamili kung saan, ikaw yung tumimbang, ikaw yung magdedesisyon, hindi ako magdedesisyon para sa iyo. Okay, yun yung tandaan nyo, hindi ako magdedesisyon para sa inyo. Kasi yung iba sa inyo, especially sa mga kabataan, and I believe ito si Joy, isa to sa mga kabataan, mga Generation Z, na akala nyo entrepreneurship is parang ano eh, akala nyo entrepreneurship, yung pagiging negosyante is parang yun yung in ngayon, so gusto mo na din negosyante, pero hindi mo naiintindihan. Gusto ko na maintindihan nyo pagdating dito sa negosyo, sobrang hirap nito. Mas mahirap pa to sa trabaho. Mas mahirap pa to sa pagiging empleyado. Dati akala ko, no, kasi siyempre, may mga negosyante na sinesell nila, binibenta nila yung pangarap, yung dreams. Na feel, pinaparamdam nila sa'yo na parang ang dali. Hindi. Mahirap siya. Sobrang hirap. And sa totoo lang, mas mahirap ang maging negosyante kaysa maging empleyado. Mas madaling maging empleyado. Sa totoo lang. Pero, ang reason kung bakit may mga tao, or ako na lang. Ang reason kung bakit pinili ko na maging negosyante kaysa maging empleyado is because pangarap kong yumaman. Mas malaki yung reward ng 100, even million, even billion times. Mas malaki yung reward na makukuha mo sa pagiging negosyante. As long as willing kang pagdaanan yung hirap. Mas mahirap to. Akala nyo kasi madali lang, di ba? Siguro mas madali sa generation ngayon kumpara before nung wala pang social media. Pero mahirap pa din. Mahirap pa din. Kasi ang pinakamahirap na part sa negosyo, hindi naman yung negosyo na gagawin mo. Kahit anong negosyo mo, as long as legal yan, pwede kang mag-succeed dyan as long as meron ng mga naunang naging successful. Ang pinakamahirap na part sa negosyo, hindi naman yung negosyo itself. Ang pinakamahirap dyan, ikaw. Ikaw, kasi babaguhin ka. Napakaraming babaguhin sa'yo ng negosyo na sobrang uncomfortable. Sobrang uncomfortable. Kaya maraming tao sumusuko. Kasi hindi nila kinakaya yung uncomfortable. Hindi physical, ha? Most of the time, hindi physical. Mental. Yung hirap. Number one, pinakauna ma-experience nyo. Once na nag-try kayo na magnegosyo, any kind of business, maraming hindi maniniwala sa inyo, masasaktan ka. At ang pinakamasakit na part, okay, sa mga hindi maniniwala sa iyo, family mo, most of the time. Family mo, friends mo, relatives mo, na akala mong susuportahan ka, di sila maniniwala sa iyo. Hindi nila ginagawa yon para saktan ka or whatever. Wala, hindi lang talaga sila naniniwala sa iyo kasi kilala ka nila eh. Yun, number one challenge. Doon pa lang, ang dami nang sumusuko eh. Doon pa lang. Oh, yun yung mahirap na part. Hindi yung negosyo itself. Hindi yung negosyo itself. Yung babaguhin ka. Yung kailangan mong tanggapin yung part na yun. Isa yun. Kailangan mong tanggapin yung part na maraming tao, hindi ka maintindihan. Maraming tao di maniniwala sa'yo, lalo-lalo na family friends mo. Most of the time, hindi naman sa lahat ng oras, pero most of the time, ganun yung sitwasyon. Willing ka bang pagdaanan yun? Willing ka ba na pagtawanan ka ng iba? Willing ka ba na pagtawanan ng ibang tao, ng family mo, mismong pamilya mo, pagtawanan yung pangarap mo at sabihin sa'yo na ikaw? Ikaw? Kalokohan. Willing ka bang pagdaanan yun? Akala nyo kasi negosyo parang ano lang eh. Yung kung anong in ngayon, nakikita ko sa TikTok, parang daming nagne-negosyo. Nakikita ko sa IG, parang ang saya-saya ng pagiging entrepreneur.
Di ba? Kung ano man ang tamang pronunciation doon. Di ba? Parang ang lupit tingnan pag negosyante ka. Parang ang classy. Kung ganun lang ang tingin nyo pag sa pagninegosyo, huwag na lang kayo magnegosyo. Manatili ka na lang kung nasan ka ngayon. Sobrang hirap nito, pero sobrang sulit yung reward. Kung willing ka pagdaanan yun, edi sige, subukan mo. Okay? So, hindi ako yung magdidesisyon sa inyo. Hindi ako magsasabi kung ano yung dapat. Okay? Mag-aral ka ba? Magninegosyo ka? Gagawin mo parehas? May uunahin ka? Bahala ka sa buhay mo. Sinasabi ko lang sa iyo kung ano yung mga possible consequences na magiging actions mo. And before tayo matapos, isa pa, hindi ka basta-basta pwedeng mag-decide ng ganyan kung titigil ka ba sa pag-aaral or magninegosyo na lang, lalo-lalo na kung nasa poder ka ng magulang mo at silang nagpapalamon sa iyo. Okay? Kung sila ang nagpapalamon sa iyo, nakatira ka sa bahay nila, sila nagbabayad ng bills, sila ang may say, hindi ikaw. Okay, ganyan ako pinalaki ng nanay ko. Ganyan ako pinalaki ng second father ko. Kung sino ang gumagastos, kung saan ka nakatira, hindi, kung sino yung may nagbibigay, kung sino yung breadwinner, siya ang may say. Ganun ako pinalaki ng parents ko, ha? Hindi sa lahat ng oras, ganun yung sitwasyon sa iba. Kasi meron akong mga kilala na kung sino pa yung breadwinner, sila pa yung inaalipin. Sino pa yung walang say. May nakaka-relate ba? Kung sino pa yung breadwinner, siya pa yung kung utos-utusan, kung makapag-demand sa kanya, grabe. Diba? May nakaka-relate ba? So sa akin, sa side namin, sa ako, hindi kami ganon pinalaki. Yun ang sabi, palagi sinasabi sa akin ang nanay ko, nasa poder kita, nakatira ka sa bahay ko, kinakain mo yung pagkain ko, na akong bumili, sumunod ka sa akin. Ah, tama naman kasi talaga siya eh. So, yun yung time na nag-decide ako na umalis. Nag-decide ako na lumayas, hindi dahil para i-disrespect yung nanay ko, kundi dahil seryoso ako dun sa sinasabi kong pangarap. Dahil seryoso ako, pinatunayan ko. Nung una ako yung pinalayas, nung ikalawang beses, ako naman yung lumayas. Kasi pinabalik ako a couple of months later eh. Pinauwi ulit ako, tapos nare-restrict ako kasi sobrang higpit. Hindi mas sobrang higpit. Mahigpit yung nanay ko na. Gusto niya gantong oras ng gabi, feeling ko para akong dalaga. Eh, lalaki ako eh. Dapat gantong oras ng gabi, uwi ka na kasi nag-aalala siya. Nag-aalala ako, sinasabi ng nanay ko. Hindi niya maintindihan kung bakit ko to ginagawa. Well, naintindihan ko siya. Okay, naintindihan ko na siya. Hindi ko to sinasabi para magpagmukhang kontrabida yung nanay ko. Mahal na mahal ko yung nanay ko at utang ko ang buhay ko sa nanay ko. Kung wala siya, wala ako. Sinasabi ko to sa inyo para magkaroon kayo ng perspective. Maintindihan nyo yung context ng sinasabi ko. Dahil sa feeling ko ang higpit niya, alas 8 ng gabi, dapat nasa bahay na. Eh, yung negosyo namin, inaabot kami alas 10, alas 11, minsan hanggang madaling araw. Training, kausap sa mga mentors, ganyan-ganyan, bla bla bla. Sobrang na-restrict ako, sobrang feeling ko na wala akong freedom. So, yun ang sinabi niya sa akin, sumunod ka sa akin kasi nandito ka. Eh, di lumayas ako. Ganun ako, kaseryoso, natuparin ko yung pangarap ko. Nagkaroon kami ng samaan ng loob, nasaktan yung nanay ko. Maraming beses nasaktan yung nanay ko. And yan yun, isa pa yun. Isa pa yan sa mga, are you willing? Willing ka ba? Nadaanan yun. Na masasaktan mo yung mga taong malalapit sa'yo, especially your parents, kasi kinukontra mo sila. Ayaw mo ng pangarap nila para sa'yo. Willing ka bang ipaglaban yung pangarap mo? Willing ka ba na makita silang nasasaktan? Hindi naman yun ang gusto natin eh. Hindi ko naman gusto yun. Hindi ako nangarap ng ganito para saktan yung magulang ko. Kasi ang pangarap niya sa akin, makapagtapos. Kahit anong course daw, basta makapagtapos ako. Yun ang pangarap niya para sa akin. Hindi ko pinangarap to. Hindi ko pinangarap na magkaroon ng yaman. Hindi ko pinangarap magkaroon ng time and financial freedom para saktan siya. Pinangarap ko to kasi gusto ko to. Hindi ko naman siya gustong saktan eh. Pero nasaktan siya. Willing ka bang pagdaanan yun? Willing ka ba na masaktan yung parents mo? Willing ka ba na masaktan yung mga taong malalapit sa'yo kasi pinaglaban mo yung pangarap mo? Kung hindi, huwag ka na mangarap. Okay? So, mahirap. Yan yung sinasabi ko. Isa yan sa mga mahihirap na desisyon na gagawin mo. Mahirap. Wala akong sinabi kung anong tama o mali na desisyon. Bahala ka. Kung ano sa tingin mo kung ano yung tama, bahala ka. Binibigyan lang kita ng context. Nasa sa'yo kung anong gagawin mo. Hindi ako magde-desisyon para sa'yo. Hindi ko hawak ang lahat ng kasagutan.
Kung pwede lang sana eh, kaso hindi eh. Iba't iba tayo ng sitwasyon, hindi ko alam yung mga sitwasyon nyo, kaya ang sinasabi ko lang is based on my experience. Kung sa tingin nyo mali ako, huwag nyong gawin. Sa tingin nyo tama ako, pwede mo subukan, bahala ka. It's up to you. Hindi ko goal na baguhin yung isipan mo, hindi ko goal na sumunod ka sa akin, wala akong pakialam. Nagbibigay lang ako ng kung ano yung experience ko. Kaya na yung bahalang tumimbang, kayo bahalang magdesisyon. Okay? So I hope na marami kayong natutunan tonight. Ayos ba? Learning ba? Marami ba natutunan tonight? Ayos? So I hope na marami kayong natutunan. Nasa sa inyo kung gagawin yung mga natutunan nyo. And once again, maraming salamat sa patuloy nyo na panunood sa mga content na ginagawa natin. So sa mga first timer, sana makasama namin kayo every Friday 7 PM Philippines time sa Usapang Ascenso Weekly. So ginagawa ko ito dito sa aking Facebook page, ginagawa ko ito sa TikTok. So sana makasama namin kayo every week. Okay? And kung gusto nyo pang matuto, gusto nyo na maging isa sa mga estudyante na tinuturuan ko, pwede nyo akong dito sa TikTok, pwede nyo puntahan yung aking TikTok na yung profile ko, kung ano man ang tawag nila doon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam. Yung wall, yung TikTok profile, yung TikTok channel, or kung ano man ang tawag dyan, merong link doon, pindutin nyo lang. Malalaman nyo kung paano. Dito sa mga nanonood sa akin sa Facebook, pwede nyo akong i-message para malaman nyo kung paano. Kung marami kayo natutunan sa akin, di ba, na libre lang naman yung panonood nyo, mas marami pa kayong matututunan kapag naging estudyante ko kayo sa Team Genuine Academy. Kasi doon ko kayo tuturuan ng specific step-by-step kung anong gagawin mo para maging successful ka katulad ko. Okay? So yun lang. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye and God bless. Kita-kits tayo next time.